Yun. Una. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. At ito po muli si Atty. Mariano Santiago. Bago tayo magpatuloy, ay namnamin natin ang nilalaman ng Pambansang Awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang Pambansang Awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, Diyos ang sinahanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang pinirang, kuyag ka ng mag-ibig, sa mandurupin, di ka pasisigil. Pagkagatang tutok sa simoy at sa langit ng pangraw, ay hinatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang kapatawa at huwit na tumpay na nagkinitin, ang pituwin at karong niya kailan ang may di matitindi. Lumang ang araw ng buwan, hagit pagsing ka, huwit langit sa pinit mo. Okay, at mapapansin po ninyo na ang inyo pong lingkod ay nakamedyo formal sapagkat ito'y anticipation ng ating pagdiriwang ng ating araw ng kalayaan mula 1898 hanggang sa ngayon. Sa susunod na Sabado ay pagdiriwang natin ang araw ng kalayaan ng Pilipinas sa pagkakadeklara ng ating kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo. At kung mapapansin po ninyo ay meron tayo sa ating background ng ating bandila. At itong bandila na ito ay sumasagisag at ating sinasabi na di ka pasisigil at tayo magkaisa at magtipon-tipon para sa ating watawat, sapagkat ang watawat ang nagsisimbolo ng ating bansa. Kaya ito, kung nararaman pa ng ating mga kabataan, ang ating bantila ay hindi hinahayaang sumayad sa lupa. At ito ay pinapabayaan. Hindi kailangang hawakan. Merong mga tao tayo na sa mga pagtitipon ay hindi nila nalam, wala naman sa loob nila na kapag ka tinutugtog ang Pambansang Awit ng Pilipinas, yung iba ay para makipakitang nakaladlad ang bandila ay hinahawakan. Pero kailanman ay hindi dapat hawakan ang bandila ng Pilipinas sapagkat ito ay kailangang malayang nagwawagayway
At para sa kaalaman ng lahat, ito pong mula po noong May 28 ay nagumpisa na ang ating pagdi-display ng bandila ng Pilipinas patungo sa Independence Day, sa susunod na Sabado. At ang iba ay sinasabing kailangan, nagsasuggest na ituloy na natin hanggang June 19 sa kaarawan ni Jose Rizal. Ito nga pala, kaarawan din ang aking butihing kabyak, no? At bago po ang lahat, ay nais ko sana na i-batiin ang isang dating kadeting babae na mula kauna-unahang galing sa Kalinga na nagtapos sa Royal Military College ng Canada. Say walang iba kundi si ngayon ay Ensign. Ang Ensign ay ang Second Lieutenant sa Philippine Navy. Si Ensign Carrie Faith Magandon. At Maganon pala, si Maganon. At siya ay dating miyembro ng PMA class, Masidlawin class of 2020. So dapat 2020 siya dito nag-graduate, pero siya nag-graduate ng 2021 sapagkat siya ay pumasa sa exchange program ng PMA at iba pang military academy sa buong mundo. At siya ay napunta sa Royal Military College ng Canada. Kaya ito ay binabati natin. Ngunit kasunod naman ng pagbati na yan ay nais naming iparating ang aming pakikiramay sa muli sa at nailibing na ang butihing may bahay ni Congressman Acop, no? Si Congressman Romy O. Acop, ang kanya Congresswoman, ang kanyang butihing may bahay sa kasamang palad ay sumakabilang buhay siya ng nakaraang linggo at siya ang incumbent bago siya namatay na congresswoman ng 2nd District ng Antipolo. Gayun din ay yung aming dating plebo, si Captain Chong ng Class 17 ng PMA ay sumakabilang buhay din. Ganun din si General Federico Ruiz ng Class 60 ng PMA. Namatay na rin si General Bert Dominis, kahapon lang yata ito. Class 82 naman siya ng PMA at kasalukuyang sa kasamang palad ay siya ay namatay sa COVID-19. At higit sa lahat ay ang aming pakikiramay sa isang mabait na kaibigan, kaiskwela ko sa Jose Rizal High School sa Malabon, at nabalitaan din namin na pumanaw na si Lydia Aguilar Vicencio. Siya po ay taga-Nabotas, mga taga-Botas na nakikinig diyan sa Mason Ildefonso. Siya nakatira at sa aking pagkakaalam ay doon siya namatay sa Italy. At tila naroon din ang mga miyembro, natitirang miyembro ng kanyang pamilya at sila ay nandoon. Kaya't kung meron kaming mga kaibigan na kakarinig nito, ay nais kong ipaabot na namatay na po ang ating kaeskwela sa high school na si Lydia Aguilar Vicencio. Kikiramay po kami sa lahat ng mga tao na ito. Ngayon ay gusto ko rin batiin ang ating isa sa ating mga bagong miyembro ng Board of Trustees ng Ako ay Pilipino Foundation, si dating Gobernador Roberto Pagdanganan, na siya ay isa rin sa mga naging administrator ng Philippine International Trading Company, no? Yung PITC, at sila ang nagpamura ng mga gamot na inaangkat ng isa sa mga produktong inaangkat ng Pilipinas, ang mga gamot na nagagaling sa ibang bansa.
So welcome to the Ako ay Pilipino Philip Foundation, Governor Obet, at mabuhay ka. No? Now, of course, yung aking mga fans at aking mga kasama sa Nabotas kahapon, ngayon at bukas na pinamumunuan ni Bobby Pascual. Mabuhay kayong lahat dyan sa Nabotas at sana ay matapos na. At napakagaling naman ang aming mayor doon. At mahusay ang si Mayor Chanco, ay Toby Chanco, ay nakaprograma. Mahusay ang sa aking pagkakarinig sa mga taga-Nabotas ay mahusay ang pamamaraan at pagbabakuna. Mabilis at maraming ang mga kababayan ako, kailan pa lang nalaman ko na marami na sa kanila ang nabakunahan. So ingat lang tayo mga kababayan at tayo po ay sana ay makalibre na dito sa pandemya na ito. Nababanggit na rin yung pandemya. Kunti ka muna, tatapusin ko muna yung aking pagbati. Pinabati ko rin ang aking mga brothers at sisters sa Mukha Papi, Law Fraternity Nationwide. Ito ay nagumpisa sa MLQ, ngunit ngayon ay meron na tayong ilang pang mga eskwalahan na merong Mukha Papi Fraternity Sorority, kasama na ang Universidad de Manila, ang Mindanao State University, yung Sorsogon University. Hindi ko malaman kung natuloy itong aming pagkat nagpunta kami doon at aming pinakakalat itong law fraternity na ito. At anyway, kami ay binabati ko ang aking mga brothers and sisters dito sa aming fraternity. Marami na nito sa Mindanao. Maraming campuses ang Mindanao State University. At may kwento ko noong panahong nag-uusap kami noong mga MNLF kasama sa opisina ni Ping Lacson, na nagulat ako na yung chief of staff, noong mabanggit ko na marami kong brothers sa Mindanao State University, lalo na ay bigla akong nilapitan noong chief of staff ni Biswari. At ang sabi, Brad, mukha pa ako. Na bigla ko lang naalala itong aming noong kasalukuyang pang naghahanap sila ng kikipag-usap kay Senador Ping Lacson. At yun, nagkaalam-alam kami na siya pala ay tagaroon. Hindi po ako, wala po ako sa staff ni Senador Lacson. No. Nagkataon lamang na nandoon ako sa kanyang opisina nung dumating yung mga yun. Yeah. So yun po yung mga ilang taon na nakakaraan. Now, binabati ko rin ang Rotary Club ng Quezon City at lalong-lalo na ang District 3780 na pinumumunuan ni District Governor Johnny Yu at ang kanyang sekretary na si Potts Haimalin sa katatapos na DISCON, District Convention ng Rotary Club of District 3780. Itong club na ito ay mga more than 100 clubs na nasa Quezon City, sa kabuuan ng Quezon City. At nagdaos ng District Convention noong ikatatlo hanggang kanina ng kalima ng Hunyo. At mahusay ang pagkakagawa nitong convention. Ang iba ay virtual, ang iba ay face-to-face. Ngunit yan na yata ang talagang bagong normal, no? Now, yung pala sa COVID, meron kasing mga lumalabas na itong sinasabing virologist na si Luc Montagnier ng France ay kinukot na nagsasabi na lahat ng mga nabakunahan, daw ay 2 taon lamang ang itatagal ng buhay. Kaya maraming natatakot. So, ilang, alam mo, ang ugali ng mga Pinoy eh, pagka nakabasa ng konti, share. O, ilalagay sa ibang
social media groups. At kumalat ng kumalat itong kupuan na ito, itong si Luke Montanier. At sinasabing ito ang nagsabi na wala na kayong pag-asa pagka kayo nabakunahan. 2 taon lang ang inyong buhay. At ito ay sinubukan ko rin i-research ito sa Google eh. Pero wala akong nakitang ganong statement. At kailan lamang ay meron namang naglabasan na ito raw ay fake news. Kaya ako sinasabi ito, huwag kayong maglala, magpabakuna. Iba na yung sigurado tayong lahat. Okay? Ano ba ang ating didiskasin sa araw na ito? Tulad ng aking sinabi, ay pinos ko sa Facebook, Another Duterte? Question mark. Another Duterte. At sa marami ay kumakalat na yung bang parang talagang tuloy na ang eleksyon eh. Marami na yung Quezon pumunta kay ganito, nakikipag-alliance kay ganito. Ayun, ugali ng Pinoy yun eh. At kaya hindi malaman, naghahanap ng bandwagon kung kanino sasabit, sino bang malakas. At kailan lamang ay nagkaroon ng kontrobersya ang PDP laban na ang chairman ay si Pangulong Duterte at ang presidente ay si Senador Manny Pacquiao. At ang sabi ni nagpatawag ng pulong, backgrounder, no? Nagpatawag ng pulong ang PDP laban sa pamamagitan ng kanilang vice chairman or vice president, si Energy Secretary Cusi. At ito ay tinutulan at sinabihan ni Senator Manny Pacquiao na huwag patulan ng mga iba nilang miyembro dahil ang kanila daw wala raw karapatan nito. Ngunit apparently ay merong go signal ng Pangulong Duterte. So, ang sinasabi ni Pacquiao, wala, hindi naman ako nagpatawag. Kailangan isa sa amin ang presidente. So, yun ang kwan. Pero wala siyang nagawa at nagtuloy-tuloy ang pulong na ipinatawag ng PDP laban. At inaasahan na nga ng marami na maaaring sipain na si Senador Pacquiao mula sa kanyang pwesto sapagkat nagsasalita rin siya na hindi tama ang ginagawa ni Pangulong Duterte, especially doon sa issue ng West Philippine Sea o South China Sea. Sapagkat malaki ang nawawala sa atin dito sa South China Sea dahil yung ating exclusive economic zone ay pinangingisdaan ng mga Inchik. Doon sila na mingingisda at itinataboy ang mga ngisdang Pilipino. So, maraming kontrobersya itong issue na to. Maraming mga tao ang hindi magustuhan, lalo yung mga Pilipino na sa ating pagkakaalam ay mga lumaban sa malalaking bansa noong panahon ng revolusyon mula sa Espanya, Amerika at Japan at nung bandang huli ay dumayo pa at sumama sa United Nations Expeditionary Forces sa Korea, yung ating 10th Battalion Combat Team. Kaya yung mga dumadaan sa inyo sa Caloocan o dito sa Quezon City, may nakikita kayong Colonel Bonnie o Bonnie Serrano Avenue. Yan pong si Colonel Bonnie Serrano ay isa sa mga napunta sa Korea noong panahon ng 1951-52. At napasabak doon sa gera laban sa mga Inchik. At minililinaw ko na noong dati ay 1,000 lamang yung ating tropa na nakaharap at napaligiran ng
40,000 na magkasanib na Chinese at North Korean soldiers. At alam nyo ba na ang ating ang mga ibang allies, ibang bansa ay umatras, pero ang mga Pilipino ay nagpakitang giting, lumaban at naitaboy yung 10 times, bilang 40 times ang dami kaysa sa kanila, 40 beses na higit na malaking puwersa ng magkasanib na Inchi at Koreano, North Koreans. At naitabo yan. Kaya tayo, marami rin tayo naging, ilan tayo mga naging hero dyan, sina Captain Conrado Yap ng Class 51 ng PMA. At itong mga ito ay mga sumikat doon sa labanan na iyon. Okay, at meron din tayo nabasa na sinasabi ng isang bayan na kailangan isa lamang ang kumandidato na presidente ng oposisyon dahil napaka dami ng pondo ng administrasyong ito, napakaraming ginagasta para sa mga trolls, at kailan lamang ay maraming tinanggal ang Facebook na mga trolls o yung mga kunwari ay mga may kunwari account na independyente pero mga nanggagaling yung account sa China ang mga pangalan, no? At sila ang nagtataguyo dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngayon, hindi naman ako mabilis na magsasabi na ito ay pinagawa lahat ng Pangulo. Maaring yung kanyang mga rara boys. Pero maari ding meron siyang pahintulot na gawin ito. So, ang mga Pilipinong butante ngayon ay kailangan magkaroon ng kalinawan ng isip na hindi tayo, bagamat tayo may leader, ay kailangan nating laging isipin ang ating bansa. Ang mga leader, nagkakamali din yan eh. Hindi naman lahat ng sasabihin ng leader ay tama. Merong mga leader na totoo, nakababasa natin, na mahuhusay na lumabas, sina Lee Kuan Yew, meron pang African leader. Kahit nga si Libya, na si Pangulong Gaddafi na lang, hindi ko masabi yung kanyang first name. Si Pangulong Gaddafi ay napatay ng mga Amerikano sa kanilang raid, no? Pagbobomba. Ngunit itong si Gaddafi ay ang ginawa niya, dahil napakalaki ng kita ng Libya sa langis, ay bawat isang pamilya ay laging kasama sa kita noong langis ng Libya. At ang ginawa ni Gaddafi ay siniguro na makapag-aral ang maraming Libyan upang sa gayon ay matuto. Pareho sila ng approach ni Lee Kuan Yew ng Singapore. Ang ginawa ay nag-concentrate sa kanilang mga tao. Pinagbuti, pinag-aral. Pagkatapos ang ginawa ni Gaddafi, at ito ay ginawa rin ng Israel, yung mga disyerto ay pinatubigan. At nakagawa na sila ng kanilang yung mga disyerto ay nataniman ng mga makatutulong sa kanilang kabuhayan. At bawat daw bagong kasal na Libyan, pagkakinasal, meron agad ibibigay na pera ang gobyerno para makapag-umpisa sila na makabili ng bahay at makapag-umpisa sa kanilang kwan na pamilya na magpalago ng kanilang kabuhayan. At kung wala pa silang kita, wala pang sinusweldo, ay binibigyan muna sila ng gobyerno ng tulong. Pero marami rin tayong kababayan nakarating sa Australia, sa Canada,
yung mga unang araw ng mga kababayan natin doon na wala pang hanap buhay, na kumikita sila ng pinasasahod sila o binibigyan sila ng ayuda ng kanilang gobyerno. Ito ay nangyayari doon sa mga bansang yon. Pero sa atin, uso din ang ayuda. Pero alam natin eh. Ako eh, naririnig ko yan dito sa aming lugar, sa aming barangay, na binabawasan pa yung binibigay sa kanilang ayuda. Eh, ewan ko ba kung bakit hindi maalis-alis ito, itong pag-iimbot na ito sa ating mga kababayan, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, ay sumusobra ang mga pag-iimbot ng ating kabuhayan, ng ating mga kababayan. Naghihirap, nababaon tayo sa utang. Sa ngayon ay meron tayong ilang trilyon, 10 trilyon. Hindi ko malam pa paano nabibilangin yun eh. Ang 1 milyon hanggang maka 999 million o billion, tapos magiging trilyon, napakalaking pera. Pero ganun pa man, maraming perang sinasabing nakuha, nawawala pa rin. At maraming may ilang tao dyan ayaw maglabas ng kanilang statement of assets and liabilities. Bagamat nasa batas yun, ayaw ilabas, although may report na nagsilaki ang kanilang statement of ang kanilang mga assets pagkakaupo sa gobyerno. Anyway, nababasa nyo naman yan. Okay, balik tayo. O bago tayo bumalik eh, paririnig ko muna uli yung i-break natin at yung ating mga makabayang awitin, no? At ito sana ay kasama nitong ating bandila. Kung nakikita nyo, nakalagay dyan sa bandila, sa ibabaw, di ka pasisiil. At sa ilalim ay, let us unite and rally to our flag. At binibigyan po namin, kinukumbusi namin ang lahat ng ating kababayan na mag-display ng kahit anong bandila sa inyong mga bahay, kahit magpa-print na lang kayo, at kung meron kayong makukuhang sticker, kami nagpagawa ng ilang sticker para sa mga sasakyan, at siguro sa mga kaibigan namin ay mamimigay kami nitong ganitong mga flag stickers para magkaroon ng consciousness o mailagay sa utak ng bawat mamamayang Pilipino na sila ay mayroong obligasyon para sa bayan. Kung hindi man gawin ito ng ating mga namumuno, at least sa puso nating mga mamamayan, ay pagitingin natin ang pagmamahal sa bayan para sa susunod na eleksyon ay maisip na natin na siguro panahon na para alisin ang mga masasamang sinatawag nating trapo, mga trapong politiko at mga miyembro ng political dynasty. Okay, so ito po ang ating Pilipinas kong mahal. Puso ko at buhay man sa
Okay, back to the topic. Itong nakaraang convention o meeting ng pagpupulong ng PDP laban ay nagkaroon sila ng resolution na hinihikayat ang Pangulong Duterte na tumakbo bilang vice presidente sa susunod na halalan. At ibinibigay din sa kanya ang karapatan na mamili kung sino ang kanyang gustong pangulo na sasamahan. Marami nagsasabi na ang mga kandidato diyan ay si Inday Sara, si Manny Pacquiao, Bongbong Marcos, sino pa ba sa administrasyon? Bongo. Si Bongo. So, isa Duterte-Duterte, isa Bongo-Duterte, isa Pacquiao-Duterte, isa... Sino isa? Oh, anyway, ang sinasabi, sinasama pa pala si Mayor Isko Moreno. Eh sa akin eh, sa dating pa lang na Duterte-Duterte, wala na, sira na agad. At pinapauna ko na sa inyo. Ako ay bumotot ng kampanya para kay Pangulong Duterte. Pero kaya kasama ako doon sa mga sinasabing estupido. Sabi niya, estupido daw yung mga naniwala sa kanya, naloko niya. Dahil joke lang daw yung kanyang ipinangako noong siya ay nangangampanya pa. At kung naniwala daw ako, siguro kasama kayo, naniwala tayo, eh stupido tayo. Siguro, gusto niyo pa rin, kung gusto niyo pa rin masabing kayo stupido, eh sige, magpatuloy kayo. Pero yun lang sabihan ka mismo noong pinagtiwalaan mo ng iyong boto dahil inaasahan mong gagawin niya ang lahat ng mabuti para sa bayan, eh tila parang sugat na yun eh. Sugat. Ibinoto mo, hindi tinupad ang pangako, tapos tinawag ka pang estupido. Eh parang sugat na pinahira ng asin. O sugat na may pinataka ng kalamansi. No? O siguro mas matindi pa yung problema ng alimango. Di ba yung alimango? Itatali muna, pagkatapos itali, pakukuluan. Pag napakuluan na, pupukpukin pa yun para makuha laman. So, isipin mo, itinali, niluto, tapos pinukpo. Eh, parang ganun naman ang dating nung sinasabi na mga estupido tayo, mga naniwala. Okay, doon pa lamang sa makita natin, isa-isahin ko yan eh, no? Yung sinasabi sa ating constitution na yung political dynasty, ito kasalanan na rin ng mga mambabatas natin. Dahil sinabi sa constitution na bawal ang political dynasty o yung pagkakasunod-sunod, magkakamag-anak, sila-sila ang nasa namumuno. Ginawa ng hanap buhay ang gobyerno. Di bale, kung sumusweldo na lang eh, kukurakutin pa yung perang para sa bayan. Tapos, ang gagawin, magpapalitan, mag-asawa. Yung asawa ngayon, susunod yung isang asawa, lilipat ng pwesto, babalik pagkatapos ng termino. Dahil may prohibisyon ang constitution sa lahat ng sa mga local, 3 times ka lamang pwedeng mag-mayor o konsehal na pare-parehong pwesto. 3 consecutive na doon ka sa posisyon mo ngayon. Sa pangulo, 1 beses lang, 6 years. Dati yan, 4 years, may re-election kung 4 years. Pero sa experience dahil kay Pangulong Marcos, na sumobra-sobra na ang kanyang panunungkulan,
ay nitong magkaroon ng 87 Constitution, ginawa na lang na 6 years na lang, one time, para hindi niya magamit ang resources, lahat ng pondo ng gobyerno, lahat ng mga assets ng gobyerno, pati mga sasakyan, para hindi magamit dahil ang Pangulo ay matatapos na ang termino. Kung meron man siyang tulungan, eh hindi niya ibubuhos ng gano'n na lamang. Ang problema dito, kung siya na ang concern na nilipat. So, anong sinasabi din ng Constitution? Wala namang prohibition eh. Alam nito ang Constitution natin, kung isa nakakatuwa eh. Pagka ikaw eh, sa papasok sa gobyerno, kailangan mo meron kang civil service eligibility. O kung hindi, casual ka lang, no? Ngayon, kung tawagin na nila yung casual, job order. Kukuha ka ng civil service. Kuha ka ng mga clearance, kung ano-anong clearance yung kinukuha mo. Papasok ang security guard. Ganun din, meron kang lisensya na kailangan. Pero kung gusto mo magpangulo, kailangan lang marunong kang bumasa at sumulat. Walang test. Eh, kaya marami tayo nakukuha ng mga ugok, no? Ugok sa gobyerno. Dahil basta mga politiko, kaya nila sa pera eh. Eh tayo naman, nagpapaloko, pera. So, anong gagawin? Kaya ito'y pinaulit-ulit naming sinasabi upang maliwanagan ng ating mga mamamayan. Gusto nyo bang manatiling istupido? Matawag kayo istupido? Bumoboto? Tapos, sa ilan tayong mga Pilipino? 108 to 110 million Pilipinos. Kasama na yung mga bata. Tumba naman sa mahigit 100 milyong Pilipino, eh isa lang ang pupwede magpresidente. Wala na ba tayong mapipili na mas magaling, mas maganda, mas maganda ang panunungkulan? Ito eh, kung makarating man ito kay Pangulong Duterte, 6 years na kalimang, halos 6 na taon na kayong nanunungkulan. Ang mga hindi nyo nagawa, hindi nyo na kayang gawin kung kayo ay uupo pa. Sino ba yun? Kung si Bongo, madidiktahan niya. Eh si Bongo, wala akong nakita kundi sinusuotan ng sapato si Digong eh. Tapos eh, nagsasabi na siya raw eh, may ipinupush na legislation at masyado nang nadidelay. Kamukat-mukat mo, ang dahilan pala ng delay, eh siya rin dahil inupuan niya ng 15 buwan. At tapos pinapanood ko siya sa Senado, tinatanong ni Senator Trilon, abay, sige ang bulong noong kanyang nasa sa likod na assistant. Dahil hindi niya alam ang kanyang sinasabi eh. Hindi niya nalalaman yung subject niya eh. Tapos gusto niya magpresidente. Eh ako naman, hindi naman ako masyadong naniniwala doon sa mga dilaw, pula, kahit na anong kulay yan. Pero ang politika ng Pilipinas, masyado nang natutok sa tao. Mga taong wala namang nalalaman, gusto lang yung pwesto. Eh malay nyo, kung sabihin na, ito eh, haka-haka lang naman to. Eh kung gusto magpresidente uli nung si Mayor, si Presidente Duterte, at ang kanyang presidente ay sabihin na kahit sino doon. Eh kung mayroong malikutang katawan dyan na ipapatay yun, kahit na hindi siya mag-utos, yun na lang mga kwan niya, di siya na presidente. O ganun pa rin. Ano ba ang nasa Constitution natin? Ang nasa Constitution natin, walang pangulo na nagsilbi ng 6 na taon ang maaaring tumakbo ulit na presidente. Okay, hindi nakalagay sa Constitution kung kung bawal yung pagtakbo sa mababang posisyon.
nagawa ni Gloria, nagawa ni Erap, pero yung sa pagiging pangulo, talagang nandoon ang spirit. Ano ba ang talagang layunin ng mga gumawa ng constitution? Ang layunin nila, huwag nang magsilbi. At ako naman, kung ako siguro, narating ko na yung pinakamataas na pwesto. Ano pa yung, bakit mo pa gustong bumaba ulit sa ibang pwesto? Ikaw lang ba ang pwedeng makaayos ng problema ng bayan? Marami diyang kabataan. Bigyan ninyo ng pagkakataon ang ibang tao. At tama yung sinasabi ni Mayor Isko Moreno at ni Mayor Bico Soto. Maraming tao dyan na pagpipilian, hindi pwedeng minamana ang posisyon dahil lamang naging anak ka, automatic ka na ba na ikaw ang qualified? Isa ka sa qualified. Pero marami pang Pilipino ang qualified. Hindi natin nakikita. Mabuti nakikita natin ngayon sa kabataan ang pag-iisip nitong si Mayor Bico Soto. Yung kanyang, ako inagugulat dito eh. Kung lahat ng kabataan natin, mga batang politiko kagaya ni Mayor Bico Soto, abay, napakaganda siguro ng Pilipinas. Bata pa siya pero gusto kong makita ang isang araw ay maging pangulo ng Pilipinas siya. Kung hindi siya mababago at mapapasama doon sa mga kurap na mga pinuno ng ating bayan. Ganon din si Mayor Isko Moreno. Napakahusay din ang frame of mind niya. Pero para sa akin, kung si Mayor Isko Moreno ay nakikinig, gusto ko makita siyang tinapos ang pagiging mayor ng Maynila. Kasi tamang-tama eh. Pagka na-elect siya uli itong darating na eleksyon at na-elect pa uli siya doon sa kanyang limit na pang tatlong termino, presidential election na. At napakagaling ng magiging palagi ko, napakaling. Kung sila sana siguro, at ganun pa rin ang kanilang mga postura, ha? Kung siguro sila magkasama nitong si Mayor Bico Soto, napakagagaling na tao. Sana may lumabas pang mga ganyang politiko sa ibang panig ng Pilipinas. Okay, sino pa ang mga, alam niyo yung kumisan eh, akala nung iba, sila lamang yung, kung tumagi sa English, indispensable, na hindi sila po pwedeng mawala sa pwesto. Dahil parang sila na lang ang solusyon sa problema ng bayan. Pero sasabihin ko sa inyo, lahat ng tao, yung mga naunang tao na ang iniisip sila ang pinakamagaling, sila ang mga makakalustas sa lahat ng problema at sila lamang ang pwede maging leader. Lahat yun, pati yung mga diktador, pati yung mga nanggaling sa army, magbibigay na solusyon sa inyong problema. Lahat yung mga yan, yung mga nauna na yan, matatanda sa akin, no? Ngayon, yung iba noon, bulok na, yung iba inuud pa, nakalibing. At kaya lang hindi inuud yung iba, sinunog. Yun. Kaya huwag kayong maniwala na ilang tao lang ang pupwede na maging pangulo o maging leader ng bansang ito. Nakalagay na mayroong anti-dynasty provision sa ating saligang batas. Pero, ang mga mambabatas natin ayaw gumawa ng batas na magpapatupad nito. Kasi ang constitution natin, kaya't sinabing saligang batas, diyan lang nakasalig yung mga batas na gagawin ng mga congressman, senador. Pagka lumabag doon sa saligang batas na yon, i-declare yan ng Supreme Court. Kung merong maglapapasa doon ng issue, i-declare na unconstitutional. So kung mangyari ang constitutional,
ang mga ginagawa nitong mga tao ito. Later on, malalaman na rin ng mga mamamayan, malalaman na rin ng mga susunod na henerasyon na itong mga tao na ito ay dapat gilitan ng liig. Siguro, kailangan mawala na sa mundo ang mga yan. Maagang mawala. Eh, ang totoo naman nun, eh, kaya lang gustong, dalawa lang yan eh. Bakit mo gustong magtagal sa pwesto? Isa, greedy ka. Gusto mo makamkam lahat yung pera. Pangalawa, natatakot ka, nahabulin ka. Kung sakali wala ka na sa pwesto, eh baka habulin ka, tipakulong. Eh sa Korea, marami na rin yung nakulong na presidente eh. Doon sa ibang bansa, ganun din. Yung ibang presidente, binaril. Eventually, kung hindi man kayo abutan ng karaniwang kamatayan, ay may magpapaigsi sa buhay ninyo. Dahil hahabulin kayo ng batas at maaaring habulin kayo ng inyong konsensya, yung iba nakalusot eh kahit sa mga minor issues. Napunta sa nakulong. Mga anak tumigil sa pag-aaral dahil nabansagan at nahatulang ng korupsyon. So ito, ewan ko, ulitin ko, sabi ni Steve Jobs na gumawa ng Microsoft. Akala ko, sabi niya, napakalaki ng aking kinitang pera. Pero nung nakahiga na ako sa aking kama sa ospital, doon ko naisip na walang kabuluhan ang lahat ng kayamanan na yan. Yung mga tao na laging nag-under the table, eh ewan ko kung nakakatulog na mahimbing yan. Isang araw naiisip nila, baka mahuli sila eh. Yung iba nakakalusot. Eh talagang ganun. Sa ibang paraan, bumabawi ang ating Panginoong Diyos. No? Pinabawian tayo. Maaaring bigyan ka ng sakit na ang hirap gamutin. Ngayon, sabi nga, yun ang spirit na sinasabi. Kailangan mo, gawin mo na ang kaya mong gawin sa termino mo. Kung lumampas ka sa termino mo at hindi mo na-accomplish, pabayaan mong iba na ang magtapos. Hindi naman talaga kailangan matapos mo lahat eh. Kailangan yung vision, meron kang iniisip. Ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba ang long term na dapat gawin sa bayan na ito? Kung maganda ang iyong blueprint o yung plano, yung susunod na Pangulo, hindi naman maaaring basta alisin niya na lang yun eh. Dahil mahusay eh. Pero kung puro sarili ang iisipin, eh mahihirapan tayo. Now, sinasabi natin ito na sana ay malaman na ng ating mga politiko na mayroong oras para malaman nila sila ba ano ba ang talaga kanilang intensyon. Kailangan pag-isipan nila, ano ba, bakit ba ako tatakbo sa posisyon na ito? Ito ba'y para maglingkod? Lahat sinasabi para maglingkod eh. Para sa bayan, maglilingkod sa bayan. Pero wala. Puro mga taong dahil iniisip nila na mahusay itong tao, na popular itong tao na to, dito tayo. Yun. Pupunta sa, bibisitahin yung mayora sa Davao. Isang malaking politiko. Pag-uusap siguro, ikaw ang presidente, ako busy, ikaw ang presidente. Ako ang presidente, ikaw ang busy. Nagpinaghahati-hatihan na, no? Ang isipin natin, sino ba ang talagang taong maaaring makalutas ng problema ng bayan? Unang-una, yung ating kabuhayan, pangalawang COVID-19, yung ating teritoryo, national security, local at international. Local, yung mga New People's Army, komunista, international, yung mga pangangamkam ng ating mga teritoryo at East Economic, Exclusive Economic Zone. Yan yung mga problema ang kailangan naiintindihan ng susunod na Pangulo. Meron ba siyang kapasidad? Mare,
pero limited. Merong isa dyan na napakahusay, inaangaan ko. Nagsikap, may disiplina, popular, mabait. Ang problema lamang ay baka mapunta sa issue na malaki na hindi niya makayang connect. Although may advisor, pero pag dumating sa pagdedesisyon, iba na rin yung mga nakahanda talaga sa ganoong posisyon. Kaya sana mag-isip-isip ang ating mga mamamayan. Yung ipinamimigay na pambili ng boto natin, nasabihin nyo madaling magsalita yung mga kagaya namin na merong hanap buhay, may inaasahan. Pero minsan lamang mag-isip tayo sa bayan dahil ang mga susunod nating henerasyon, ang ating anak, apo, at magiging apo at anak nila, anak at apo nila, ay siyang magpapasa ng lahat ng gagawin nating pagkakamali. Kaya, mga babayan, inuulit ko, nagpasadya ako nitong watawat ng Pilipinas. Ito po ay design ng Advocates for National Interest. Mga samahan ng mga heneral, puro PMA graduates na 20 lamang po kami dyan. At inilimit namin doon sa mga taong nagsilbi sa militar at sa civilian government. At gusto namin magsama ng marami, ngunit iniisip namin na maaaring mahirapan kami sa pagdidesisyon kung ano gagawin kung laging napakarami namin. At hindi ko naman sinasabi na ito ang aming sinasabi ay ang kagustuhan ng mga nagsilbi sa gobyerno, sa militar. Ngunit ito ay iniisip namin siyang higit na makabubuti, hindi lamang sa ating mga civilians, kundi sa military man at sa civilians. Kaya nga mga kasama, ito na lamang po at sana magkita-kita uli tayo sa June 12 ay Independence Day, sa susunod na Sabado. Ako po'y naririto lamang kung Sabado ng gabi mula ika-6 hanggang kapito ng gabi. At aking kinakatawan ang Ako ay Pilipino Foundation at gayon din ang aking mga kasama sa Advocates for National Interest, pero ang sinasabi ko ngayon ay personal kong opinion at hindi sa kanila. Maraming salamat po. Muli si Attorney Mariano R. Santiago. Tataka kayo, hindi ko masyado nagdi-discuss ng tungkol sa mga legal na problema. More ang gusto kong dinidiscuss natin ay ang problema ng bayan, hindi yung mga legalities. Okay. Maraming salamat po. Hanggang sa muling pagkikita. Again, Tony Marian Santiago po. Ating napakinggan at natunghayan ang mga makabuluhan at mapagbuong pagpalakay ng mga usaping napapanahon sa pamamagitan pa rin ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.